Magandang araw po mga bossing, kumusta po kayo? Pasensya na po kayo, di tayo masyadong nakakagawa ng content ngayon, no? Kasi nagra-rush na kami. Marami na kaming delayed na mga projects dahil sa COVID. Pero gagawa natin ng paraan para makatulong po tayo sa mga gustong mag-DIY, no? Sa mga bahay. Paglalagay po tayo ngayon ng door lock, ng doorknob, yung bilog. May video po ako nito dati pero naka-copyright po siya, so gagawa tayo ulit, no? Para dali sa mga hindi pa nakakapanood ng video na yun, no? Pero bago tayo mag-start, shoutout po kay Alvin Padual po, tsaka kay Sir Lito the Great, at tsaka kay Ma'am Ana Marie Manabat. So start na tayo. Ang una po natin gagawin, susukatin po muna natin yung height ng ating door lock, no? 100 po, 1 meter po. Pupuha tayo ng 1 meter dito sa baba. Tapos ipapasa din po natin doon sa harap, no? Tsaka dito sa gilid. Tapos susukat po tayo ng 6 centimeters mula dito sa gilid ng pintuan. Pati sa kabila. Tapos dito, kukunin po natin yung sentro ng kahoy. 2 centimeters. Bubutasan po natin ito ng bilog na para dun sa pin. Unahin po muna natin butasan dito ng sa loob. Kailangan may barena kayo tsaka horso. Tapos isentruhin lang po natin itong ginuhit natin na 6 cm, no? So ayan, nabutasan na po siya, no? Yung para sa pin naman po, bubutasan natin dito. Pag magbabarena po kayo, i-maintain nyo po yung level, yung ano nyo, yung pagbarena nyo, no? Huwag nyo isusubsob o iaangat na gano'n. Kailangan po diretso, siguraduhin yung diretso. So ayan, okay na po siya. Sunod po natin gagawin, ilalagay na po natin ito, no? Tapos guguhitan natin itong pwesto nito para ibaon siya, no? Kailangan pumantay po siya dun sa gilid ng pinto. Babaon po natin ito. Dito po yung magiging gilid ng pintuan natin. Thank you.
So ayan, okay na po siya. Pantay na siya dito sa gilid ng pintuan natin. Ito tornillo na po natin ito. Ayan, pwede na po natin ilagay yung ating doorknob, no? Ito po yung susiin niya, so sa labas ito, no? Tapos ito naman, sa loob. Tapos ituturin lang po natin, no? Sushoot natin dito sa butas niya. Tapos dito susuko to, dito po sa mga bilog na to. Dapat dito magagaling kayong mag-shoot mga bossing, no? Sa mga butas. Iba-iba po yung mga door lock, no? Yung mga door knob. Yung iba po walang tornilyo dito. Tine-trade po siya, no? May trade yung isa. Pag pinasok mo, doon mag-trade po yung takip na to. Pero ito, may tornilyo po eh. Walang trade. Ayan, okay na po yung doorknob natin, no? Nakalagay na. Yung pwesto na lang po dito, yung butas niya, no? Yung papasukan itong pin. Guguhitan muna natin dito. Susukatin po natin yung layo nitong pin mula sa gilid ng pinto para masukat din natin dito para sumakto po yung layo niya, no? Pag mag-shoot siya, sakto-sakto. Kaya dapat kayo magaling din kayo mag-shoot. Kukunin po muna natin yung tapak nito, no? Para sakto-sakto po yung bubutasin natin sa hamba. Yan, dito po yung sender. Tapos yung distansya naman po nito dito sa gilid ng pintuan natin para mapasa natin doon sa hamba. Mas maganda po huwag yung isasama itong maliit na to. Ganyan po yung pagsusukat, no? Dito po. Kasi po pagkasama yan, may posibilidad po na masundot dito, no? Pag sinundot po kasi na-atras siya. Pero kung hindi po siya kasama, itong maliit, parang makalak po siya. Yung po yung sekreto nito, no? Pag sabay silang nakaganyan, pwede silang sundutin. Pero pag ito nakatras, hindi po yung masusundot. So ipapasa po natin yung sukat nito doon. So ito po yung magiging pwesto ng ating pin, no? Bali dito po yung pwesto ito. Ating ano. Yan po yung bubutasan natin. Pero lagyan po natin ng plastic na puti para di kita yung kahoy kahit bukain natin, no? Ngayon ito, estimate lang natin kung kapal nito dito. Ito kasi yung biruhida natin kanina. So, atras tayo ng konti dito. Yan po. Tapos siguraduhin nyo po yung sentro niya. Pa.
Para sakto yung pasok po nung ano natin, yung pin. Yan ang bubutasan natin. Magpapait po kayo, ingatan niyo po, huwag perasahin ito, no? Lalo gilid na gilid. Pwede po yun mabiyak papunta dito. No? Kailangan ingat na ingat po. Dahan-dahan lang po. Yan, mukhang okay na po yung lalim niya, no? Sukatin na po natin yung plate niya. Yan. Ibabaon din po natin to, no? Papantayin natin dito sa hamba. Pag ginuguhitan niyo po, tapos lagpas doon sa tapak talaga nito, kasi may distansya talaga siya, estimate nyo na lang po pag pinahit nyo, no? Huwag nyong susundin yung guhit, kumbaga mag-aalamans kayo papasok para saktong-sakto yung plate natin. Kasi pag ginuguhitan ng lapis, kakaroon siya ng space. Siguro kailangan niya ng space. Po sinasabi ko, dapat ganyan po yung pagpahit natin, no? Huwag sinasagad doon sa guhit. Ito po, ingatan niyo po yung gilid. Maselan po ito, pwede itong mabiyak, no? Kasi maliit na lang. Dito po sa bandang gilid, medyo pabilog po natin yung pag-ano dito, pagpahit. Kasi kung makikita nyo, pa-curve po yung, ano, yung plate, no? Para may pwesto siya doon. Ayan, natapos din. Pwede natin i-tornillo para masubukan natin kung shoot nga siya dito, no?
So hanggang dito na lang po yung video natin, no. Sana may natutunan po ulit kayo. Kasi po mas lamang po yung may alam talaga, no. Kahit mga simpleng bagay na ganito, pwede niyong magawa ng kayo lang sa bahay. Hindi na kailangan mag-hire ng mga karpintero. Kaya sana po nakakatulong lagi yung mga videos ko, no. Maraming salamat po sa panonood palagi, sa suporta nyo. Hanggang sa susunod po ulit.